Hi guys, welcome back to my channel. Napakainit po ng panahon ngayon, summer na. Kaya naman feel ko po dito sa taas ng loob bend. Feel mo rito yung init dahil mataas yung ceiling. Ngayon po may nakita ako na pintura, Boysen Cool Shades. Subukan po natin kung mapapalamig natin yung kwarto nito sa pagpipintura ng ating bubong gamit ang Boysen Cool Shades. Tara po, try natin. Bago po tayo magpintura ng bubong, check muna natin yung room temperature natin. Ang oras po natin ay alauna ng hapon at ang ating room temperature ay nasa 33.4 Celsius. Alauna po yung napili nating oras dahil sa tingin po natin ito ang isa sa pinakamainit na oras na tirik na tirik ang araw. Pagkatapos po natin ma-check yung room temperature, ngayon naman i-check natin ang ceiling temperature. Expect po natin na mas mainit ito. First try is 40.7 Celsius. Second try is 40.8 Celsius. Third try is 40.7 Celsius. Fourth try is 40.6 Celsius. So ganyan po kainit yung ceiling natin. Ito po pala yung ceiling natin before. Para lang po may idea kayo. Nilagyan ko na po siya ng insulated foam. Mas mainit po siguro kung hindi natin nalagyan. Balik po tayo dito sa ating room temperature. Dapat po mas malamig na to after natin magpaint ng ating bubong. Umpisaan na po natin ang ating pagpipintura ng bubong. Haluin po muna natin mabuti ang ating pintura para pantay-pantay ang pahid mamaya. Ito po palang Boysen Cool Shades ay water-based. Hindi po siya masakit sa ilong. So kahit hindi na tayo mag-face mask mamaya, pwede na siguro to. Tara, kit na po tayo sa bubong. Bago po tayo magpintura, siyempre siguraduhin natin na maliwalas ang panahon at hindi uulan. And now, let's start painting the roof.
Ito guys, halos sa loob ng isang oras na-cover na natin yung ibabaw ng kwarto, especially yung sa taas ng loob bed. May tira pa akong kalahati pang second coat natin ito. So yan na muna yung pininturahan ko. Subukan muna natin kung effective talaga. Pagkalipas po ng ilang araw, eto, pumili tayo ng pinakamainit na araw para i-check yung temperature ng ating room. So yun, 1 PM po ulit yung oras natin. Kung nakikita nyo po, talagang napakainit sa labas. Tirik na tirik po ang araw magmula kaninang umaga. Ayan po, napakaliwalas ng kaulapan. Tignan po natin sa loob kung gaano kalamig o nabawasan ba yung init. Ito na po, makikita na natin. Ayun, nasa 32.8. And guys, lumamig na siya ng 0.6 Celsius yung room temperature. Unlike before na 33.4. Ayan, ngayon 32.8 na. So, effective siya ng 0.6 Celsius with the first coat of Boysen. Ngayon, check natin yung ceiling naman. Yan po yung ceiling. First try natin, nasa 36.6 Celsius. So, kung maaalala nyo yung dati, nasa yung pinakamababa ay 40.6 Celsius. Pero ngayon yan, try natin ng ilan beses. So, hindi nagkakalayo ngayon. So, napakababa. Ang laki ng binaba. So, try natin ng last. Ayan. Nasa 36.6 lang halos. So, tulad nga ng sinabi ko dati, nasa 40.6 yung pinakamababa na nakuha natin. Ngayon, nasa 36.6. So, effective na effective po. Yung first coat pa lang, nakapagbaba pa ng 4 Celsius. May ilalamig pa siguro yung 36.6 at i-apply na natin yung ating second coating. Tara. Siyempre, bago natin i-apply yung second coating, check muna natin yung weather. Siguraduhin natin hindi uulan. Yan, ito yung ating first coating. Hindi ko na po kukunan yung ating pag-video. Parehas lang naman ang proseso. Ayan po. Pagkatapos ng ating second coat, sakto lang po yung kalahating galon na tira natin. May sobra pa. Lumawak pa yung pagpintura ko. Yung total pala na pintura na nagamit ko ay 4 liters lang. Ayan na yung coverage niya. So, bili pa tayo ng additional until makover natin yung buong bubong. Bago natin i-check yung room temperature, tingnan muna natin yung sa labas. Katulad po ng dati, pumili tayo ng araw na talagang tirik na tirik ang araw. So, ilang araw na po yung nakalipas niyan yung pagpintura natin ng second coat. Pumili lang po ako ng talagang tirik na tirik ang araw. Kung makikita nyo, talagang grabe yung tirik ng araw. Same time po tayo, 1 PM. Ngayon po, check na natin yung sa loob. Tignan natin kung mas malamig na ang kwarto at ang ceiling. So, ito na po. Ayan. Ayun. Nasa 31.6 lang yung ating room temperature. Ang laki po ng binaba niya. I-compare natin dun sa dati. Dun sa una at dun sa pangalawa. Ito guys, check natin yung una natin pagkuha ng temperature dito sa room. Nung wala pa siyang pintura na Boysen Cool Shades, nasa 33.4 Celsius yung room. So, after natin ng first coat ng Boysen Cool Shades, nasa 32.8 yung temperature
bumaba siya ng 0.6. Pero, after natin mapinturahan ng second coat, eto, nasa 31.6 na lang ang ating room temperature. So, ang laki po ng binaba. So, ang laking presko po nito. Ang laking tipid sa kuryente. Kahit hindi ka na mag-aircon. Ngayon, mamaya, check natin yung ceiling. Ayan. So, ang oras po natin ay 12:59. So, hintayin lang natin guys na mag 1 PM para sakto. Bago natin i-check yung ceiling. Para saktong 1. Ayan. 12:59 pa lang. Sundan na natin yung oras natin dito sa temperature gauge. Ayun, 1 PM na. Check na natin. So, expect natin mas mababa ito dun sa 36.6. First try natin. Check na natin. Ayun. So, nasa 36 lang yung first try natin. Mas mababa siya dun sa 36.6. So, mas mababa siya ng 0.6. Ayun, third try, nasa 36 pa rin. Fourth try, nasa 36 pa rin. So, try pa natin ng last. Ayun, nasa 36 pa rin. So, pare-parehas lang siya. I-compare po natin dun sa una natin kuhang temperature na wala pang pintura yung bubong na nasa 40.6 Celsius at dun sa first coat natin na 36.6 Celsius. At ngayon, nasa 36 Celsius na lang. Tingnan nyo po yung difference. Napakalaki from the no paint to the second coat. So for me, it's effective. Biro nyo po, napababa natin ng ating ceiling temperature ng total of 4.6 Celsius. Napakalaki po nyan, lalo na ngayong summer. Na napakainit ng panahon. At ngayon, presko na ang ating kwarto dahil sa pagpintura natin ng Boysen Cool Shades sa ating bubong. Nakita po natin yung resulta. So, napaka-effective po ng pagpintura natin ng Boysen Cool Shades. Ngayon, kahit na tirik ang araw, from this ceiling, hindi na masyado nagre-reflect yung init dahil mababa na yung ceiling temperature natin. Para sa hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, pa-subscribe lang po para updated kayo sa ating mga susunod na video. Hanggang sa muli po, maraming salamat.